Isa ba sa mga tao ngayon na nag-iisip ng paraan kung paano mapapasaya yung partner? Well, good thing kapatidan, dito ka sa channel. At dito, ilalatag ko sa inyo, ibibigay ko sa inyo kung ano yung mga paraan para mapasaya yung partner. Kaya kung gusto mo malaman yung mga to, stay tuned and keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ako ng mga videos na tulad ito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo, syempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video, hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad ito na upload pa natin sa inaarap. Kaya wala nang patumpik-tumpik na kapatid, pag-usapan na natin kung ano-ano yung mga bagay na makakapagpasaya sa partner. Una, kapatid, bigyan mo siya ng something na gustong-gusto niya. Hindi naman kailangan ng okasyon, kapatid, para bigyan ng something na makakapagpasaya yung partner mo. At para makaramdam sa partner mo na special siya. Kapag nakikita mo malungkot siya, in-appraise na yon para mukha ka ng paraan para mapasaya yung partner mo. Hindi mo rin kailangan magbigay ng mamahaling gift o mag-effort ng gusto para mapasaya yan. Ang kailangan mo lang gawin, ibigay sa kanya yung kailangan niya at that particular moment. Halimbawa, nakita mo siyang sobrang stress at problemado. Dahil nakita niya na sobrang stress at problemado ka rin sa mga bayarin sa bahay, mga ganyan. Kailangan mo lang gawin, ipakita sa kanya na yung hugs and comfort mo malaking tulong na para maibsan yung problema at stress mo. And in that instant, kapatid, mapapasaya mo yung partner. Kasi hindi na siya kailangan gumastos ng gusto para mapasaya ka niya. And in that way, mapag-uusapan nyo yung mga solusyon sa problema ang kinakaharap mo. Okay? Kasi tayo sa ikalawa, paramdam mo sa kanya na nandyan ka para sa kanya. Yung pagmamahal mo, yung pinaka-importanting bagay para sa partner. Kung nakikita mo siyang nahihirapan, be there for your partner. Paramdam mo sa kanya na meron siyang masasandalan, meron siyang makakapitan, meron siyang masasabihan ng problema, at meron siyang ikaw. Once na magawa mo yung kapatid, garantisadong mapapasaya mo yung puso ng partner. Okay, proceed tayo sa ikatlo. Paramdam mo sa kanya yung care mo, yung pag-aalaga mo, ay kung tanging comfort ng partner mo. The more mong naipaparamdam sa kanya kung gaano siya kahalaga sa buhay mo, the more siyang napapanatag, malalagpasan niya yung mga pagsubok na darating sa buhay niya. Yung mga dahilan kung bakit nalulungkot siya. O kahit ano pang pinagdadaanan niya. Be your partner's strength. And I'm sure, mapapasaya mo siya kapag ginawa mo yan. Okay, proceed tayo sa ikapat, which is, pansinin mo yung effort niya para sa iyo. Sinong hindi magiging masaya kung nakikita ng partner mo yung ginagawa mo para sa iyo? Sinong hindi magiging masaya kung na-appreciate ng mahal mo yung bago at tawin sa pagkakataguyod ng relasyon? Once na makikita niya na napapansin mo yung ginagawa niya for you, isang malaking sigh of relief yan. Kaya if needed to say thank you to your partner, gawin mo kapatid. Yan ay simpleng ways para maparamdam sa partner mo na na-appreciate mo ang lahat ng ginagawa niya para sa'yo at sa relasyon. At doon kapatid, yun yung magiging dahilan para mapasaya yung partner. Okay, proceed tayo sa ikalima, which is magtiwala ka sa kanya. Isa sa mga dumudurok ng pagkatao ng isang tao ay yung kawalan natin ng tiwala sa kakayanan at sa pagkatao niya. Hindi nakakabuti yung kawalan natin ng tiwala sa partner natin, kaya naman make sure na mapaparamdam mo sa partner mo na naniniwala ka sa kakayanan niya at naniniwala ka sa pagmamahal niya sa iyo. At yun kapatid, yung magpapasaya sa partner. Okay, proceed tayo sa ika-anim, which is suportahan mo siya. Yung makita at maramdaman niya yung suporta at pagmamahal na ibinibigay mo sa kanya, yan yung dahilan kung bakit siya magpapatuloy sa buhay. Papatuloy labanan yung mga pagsubok sa buhay. Be there sa tabi niya if needed. Cheer your partner up. Make your partner feel na no matter what happened, you are on his side. And that, kapatid, ang makakatulong talaga sa iyo para maparamdam sa partner mo na nandyan ka sa kanya dahilan para mapasaya yung taong mahal. Okay? Proceed tayo sa ikapito. Last but not least, kapatid, ikapitong bagay na magpapasaya sa partner, ipagdasal mo siya. Yes, tama po yung narinig mo. Ipagdasal mo siya. Wala na kasing mas mabisang paraan at mas mabisang tulong na may bibigay mo sa partner mo sa kahit anong problema na nagdadaanan.
Kundi, i-lift mo siya sa presence ni God by praying for your partner. Kung ano man yung relihiyon na meron ka, isama mo siya sa prayer mo. Isama mo siya at yung relasyon nyo, not garantisado na mabibless yung pagsasama. Kasi kapatid, naranasan ko yan. Lagi akong tinutulungan ng partner ko sa pamamagitan ng pag-lift niya sa akin sa mga prayers na binabanggit niya kay G. At naniniwala ako na yun yung mga tumulong sa akin na lapasan yung mga struggles ko sa buhay. At yun kapatid, yung mga bagay na umibigay saya sa buhay ng partner mo. And I hope natulungan ko kayo sa parte na ito. And if natulungan ko ka naman kayo, please help me share this to your loved ones. Tapos linkin natin natulungan din ng video na ito para nakatulong na kayo sa nila. Patulong na rin ako sa amin. Sa lahat ng FW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at talagang naka-tune in sa bawat video na inatunod ko. Maraming salamat po sa pagbigyan ng panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos natin ito. May upload pa natin sa inaharap. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on the next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. May God bless you and thank you always. Peace.